Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at minsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonica, nagpunta sa Galacia si Crescente. Si Tito namay nasa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Efeso si Tiquico. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Corpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si San Lucas ay isa sa pinaka-educated sa mga tagasulat sa Bagong Tipan. Siya ay isang doktor, kaya nakapag-aral siya. Siya ay isang Griego, kaya magaling ang kanyang Greek. Sinikap niya na maging maayos ang kanyang pagsalaysay sa dalawang aklat na kanyang sinulat, ang pangatlong Ebanghelyo at ang aklat ng Gawa ng mga Apostol. Ang Ebanghelyo ni Lucas ay nagsimula pa sa pag-announce sa pagkalihi kay Juan Bautista at kay Jesus at nagtapos sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Ang aklat naman ng mga Gawa ay nagsimula sa pag-akyat ni Jesus sa langit hanggang sa pagdating ni Pablo sa Roma bilang isang bilanggo. Ang mga unang 50 taon ng simbahan. Paano nalaman ni Lucas ang kanyang sinulat? Hindi niya naman nakita si Jesus. Hindi niya naman nakasama si Jesus. Nakilala ni Lucas si Jesus dahil sa kanyang pagsasama sa mga apostol, dahil sa kanyang pakikisa kay Maria at sa mga unang Kristiyano. Siya mismo ay hindi isang direct witness ni Jesus, pero na-interview niya ang mga direct witnesses. Alam niya ang kanyang sinulat sa Gawa ng mga Apostol kasi naging kasama siya ni Pablo sa pagmimisyon nito. Namatay si Lucas bilang isang martir at siya ang inaalaala natin ngayong araw, ang kapistahan ni San Lucas na Ebanghelista. Ang ating pagbasa ngayon ay mga sumbong ni Pablo sa kanyang disciple na si Timoteo. Para siyang isang tatay na nagbibigay ng updates sa kanyang anak sa mga nangyayari sa kanya. Nag-iisa na lang daw siya. Si Lucas na lang ang kasama niya. Iniwan siya ni Demas na pumunta sa Tesalonica
ni Crescens na pumunta naman sa Galilea, at ni Tito na pinadala niya sa Dalmatia, at ni Tychicus naman sa Efeso. Pinakakaunya kay Timoteo si Marcos, yung sumulat na ikalawang ebanghelyo, upang tulungan siya. At pinakukuha niya ang kanyang balabal at mga aklat kay Carpus sa Troas. Isinumbong niya ang pagtataydor sa kanya ni Alexander. Si Pablo noon ay bilanggo sa Roma. Kahit iniwan siya ng marami, patuloy siyang pinalalakas ng Panginoon at nararamdaman niya na hindi siya iniwan ni Jesus upang maipagpatuloy pa niya ang kanyang pagpapahayag sa mga Hentil. Hindi madali ang buhay ni Pablo. May mga tapat na kasama siya at may mga umiwan din sa kanya. Si Pablo ay isa sa mga naging tapat sa kanya. Kasama siya sa kanyang mga paglalakbay at pati na sa kanyang pagkabilanggo. Maraming narinig si Lucas tungkol sa mabuting balita dahil sa kanyang pakikiisa kay Pablo at sa pamamagitan ni Pablo sa iba ang mga naunang mga Kristiyano. Malaki ang ginawa ni Lucas na ang kanyang nalaman ay kanyang sinulat sa isang maayos na paraan. Pati tayo ngayon ay nakikinabang sa mga sinulat niya. Basahin natin ang mga ito. Ang ikatlong ebanghelyo at ang aklat ng mga gawa. Maayos ang pagkasulat niya. At marami tayong matututunan tungkol kay Jesus at tungkol sa pagpapatuloy ng simbahan sa mga gawain ni Jesus. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.